ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo alam kung paano paniwalaan yung mga bagay na binibili mo at mga lucky charm na kung ano-ano mang mga kinakabit mo sa katawan mo, baliwala din po yan. Good morning mga ka-captain, isang umaga na naman po para talakayin natin ang mga dapat talakayin. Inuunahan ko na po na ang video pong ito ay para lang po sa mga naniniwala sa feng shui, sa mga pampaswerte, prediction, premonition, mga vision, dream, at sa mga bagay na tumatalakay po sa mga hinaharap o sa mga pampaswerte at lucky charm. Ngayon guys, pag-uusapan natin ang tinatawag na red string bracelet. Ano ba yung red string bracelet na yan? Actually, ito yan guys. Makikita nyo, meron ako sa kamay ko. Ayan. Ito ay binigay ng kasama ko sa bahay ng ate ng partner ko. Bumili siya ng 4 na piraso dahil 4 kami sa bahay. Nakita daw niya sa Facebook na ayan, meron siya mga friend na nagsusuot nito. Then, iyan yung guys. Nakita nyo. Ayan, ganyan. Ngayon guys, tatalakayin natin kasi yung nagbenta sa kanya nito is sinasabi na hindi daw ito pwedeng mahawakan ng iba. Hindi daw ito pwedeng mabasa. At huwag daw ito huhubarin basta-basta o ilalagay kung saan-saan kasi nga hindi ito dapat binababa kung saan-saan lang. Uusapan natin kung ano ba talaga ang kahalagahan nitong bracelet na to. Itong bracelet po kasi na to, itong red string bracelet ang tawag dito, ito ay nagmula sa mga Buddhism o sa mga bansa na naniniwala sa Buddhismo. Ito po ay gawa sa pulang lana na tinatawag o telang pula na para sa mga Buddhismo at sa mga naniniwala sa feng shui na may pinakamalakas o powerful na kulay, ang kulay red. Kaya makita nyo, naka-red din ako ngayon. Then, meron akong sing-sing na red actually. Yan, yung bato nyan is red. Dito dati nakalagay yan sa... dito natin nakalagay yan sa hintuturo na tinatawag. Ayan, yan dati nakalagay yan. Kaso, tumaba ako guys. Tumaba ako kaya tinatanggal ko at nilalagay ko dito sa aking palasing-singan na tinatawag. O yung parang nalagyan ng parang wedding ring. Kung bakit ba guys red ang bracelet na ito at gaano ba to kaimportante? Para saan ba to pampaswerte o kung saan? Ano ang tinutukoy na itong bracelet na to? Actually, itong bracelet na to is tumutukoy daw sa pagiging powerful. Pangontra sa business, sa love life, at sa pakikisama. Meaning ito daw ay isang agimat para sa mga naniniwala sa feng shui at sa mga Buddhismo. Dahil ang pulang telang ito madalas nilalagay talaga po yan dapat sa malapit sa puso o sa pulso na tinatawag. Yung iba po nagalagay sa kanan. Pwede rin naman itong ilagay sa kanan pero mas mainam na ilagay ito sa kaliwa dahil madalas ang kaliwa kasi po ay receive. Receive po daw yan sa feng shui. Ang receive daw po ang kaliwa. And yung kailangan nga, lagi nakalagay yan sa pulso. Guys, hindi na to kailangang hubarin pa. Isabit kung saan. Yung iba talaga, laging suot to. Marami ng mga Hollywood star or actor, actress ang nagsusuot ng mga ganito. Leonardo DiCaprio, si Zac Efron, Angelina Jolie, Britney Spears, Miley Cyrus, Madonna, yan. Ariana Grande, meron din ito. Isa sila sa mga tao na naniniwala na maswerte itong red string na to. Kaso nagkakaroon lang ng pagkakaiba sa pagkakasuot. Meron kasi iba guys na nagsusuot. Makita nyo sa akin. Ano ba? Pakita. Ganyan ba? Ayan. Makita nyo sa akin. Ayan. Nakasuot siya ng 2. Nakapasok yan. Parehas ko yung pinasok dito sa may pinaka butas niya. Kailangan kasi guys, parehas nakapasok yan. Yung iba kasi ang ginagawa, ang sinasabit lang, pinapasok lang ay ito. Itong isa lang na yan ang nakalagay. Yung sa akin po ay parehas yan nakasuot. Yan, nakita nyo.
parehas siyang nakasuot. Dapat po kasi yan, parehas ay nakasuot. Mali kasi yung pagkakasuot ng iba kasi may mga tao na hindi alam kung ano ang tamang gamit nito, ang tamang pagkakasuot nito. Ito po ay pwedeng mabasa actually kasi yung iba kasi sinasabi na hindi daw pwedeng mabasa. Pwede po siyang mabasa. Pinag-aralan ko siya, binasa ko siya, mga ilang video na rin po ang pinanood ko na yung iba talaga is hindi na tinatanggal sa kamay nila. Basta po guys, ang kailangan nyong gawin is bago nyo suotin to is magsulat kayo sa isang papel. Mostly kasi pag binibenta naman to meron tong parang pinaka lalagyanan ng accessories, yung isang parang pinaka pouch na maliit na plastic na parang lalagyanan ng mga accessories talaga siya. Tapos meron siyang maliit na papel. Yung papel po na yon, pwede nyo siyang sulatan sa bandang likod. Isulat nyo dun yung buong pangalan nyo. Kailangan po buong pangalan. Kung ang pangalan mo is Alfredo, like nung sa akin, huwag mong ilagay na Alfred. Kung Goho Cruz ka, ilagay mo kung GC o letter D ka, okay lang po yun. Kung ilagay mo yung apelido mo, kung may junior ka o the third ka, the second ka, ilagay mo po yun. Pero yung middle initial mo, pwedeng hindi na kompleto. Basta ilagay mo doon yung complete name mo, then ilalagay mo din po doon yung birth, day, month, and year mo. Kunwari, kung pinangarap ka po ng June 2, 1986, ilagay mo po ng buo doon. Doon mo ilagay sa likod. Then, ilagay mo doon sa pinakalikod ng papel kung ano yung mga requests o mga gusto mong mangyari na hinihiling mo para dito sa tinatawag nga nilang lucky bracelet o red string bracelet. Mag-wish ka po dito bago mo ito isuotin. Ilagay mo doon sa papel kung ano yung mga gusto mong isulat. Kung ano yung mga pwede mong pagkasyahin. Yung kayang magkasya lang doon. Pwede mong ilagay yung mostly, ako nilagay ko kasi is about sa future, about sa mga pangarap sa buhay, sa mga gusto kong mabili, mga gusto kong maatunda, kung ano-ano pa. Pwede nyong isulat doon pero huwag nyo nang ipakita pa sa iba. Pwede nyong sabihin pero huwag mismo yung literal na words na nilagay nyo doon. Bracelet na to is tumutukoy to at kumukonekto sa dugo, sa kulay ng dugo talaga ng tao. Kasi makikita nyo talaga, ayan, pulang-pula siya. Ganyan daw talaga kapula ang dugo ng tao. Kahit daw sa hayop, ganyan din. Ibig sabihin, ang tong tela daw na talaga na to ay hindi parang tubog, hindi ano, dahil literal na pula na daw talaga itong tela na to. Itong tela ng lana, basta't lana, ganun. Kaya guys, kung sa mga naniniwala, dapat alam nyo din kung paano ito ginagamit at paano ito sinusuot. Hindi basta susuotin lang. Pag ito hinubad nyo, kailangan po ito ilagay nyo sa isang secured na lugar na hindi nyo basta-basta nyo ipapatong kung saan-saan lang. Kasi posibleng mapaglaruan ito ng bata, posibleng magapangan ng kung ano-ano, posibleng mapaglaruan ng mga alaga nyong pusa or aso. Lalo kung gaya namin na meron kami alagang pusa. Kailangan ito laging nakasecured ito ng maayos. Then guys, tandaan na hindi ito basta-basta isusuot lang nang hindi ka naniniwala. Laging tatandaan na kapag meron kang isang bagay na inilagay mo sa katawan mo, isang bagay na ginawa mo, kailangan paniwalaan mo na merong kasama yon na miracle o support o may kasama yon na protection. Madalas kasi yung iba talaga pa nagsusuot ng kung ano mga bracelet, lucky charm, kung ano mang sinasabi sa katawan, sinusuot sa katawan, ilalagay sa mga damit, sa mga bag, sa mga wallet. Kailangan ang pinaniniwalaan mo. Hindi yung pwede naggagawa ka lang o isusuot mo lang o itatabi mo lang yung mga pang lucky charm na yun tapos wala ka namang paniniwala. Kailangan buo at taos puso yung paniniwala mo. And guys, dapat kapag time na may ginawa ka o meron kang binili na isang bagay, kailangan mismo ikaw sa sarili mo, alam mo na gusto mo siyang paniwalaan. Kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo alam kung paano paniwalaan yung mga bagay na binibili mo at mga lucky charm na kung ano-ano mang mga kinakabit mo sa katawan mo, baliwala din po yan. And tandaan, wala po yan sa kung ano mang palaki-lucky charm. Kung hindi ka talaga maniniwala at hindi mo ipagdadasal na mangyari at hindi mo sasamahan ng tiyaga at gawa. Kailangan po talaga may gawa. Kumilos ka syempre. Kailangan kumilos. Then, syempre, kailangan din po sa tulong din ng ating captain na nasa taas. Kailangan po talaga
hingin mo na yung protection na nilalagay mo sa mga katawan, mga lucky charm na nilalagay mo sa katawan mo, kailangan may gabay din niya. Kailangan siya mismo ang pinaniniwalaan mo na magiging sanhi para magbigay ng protection sa'yo. At magiging parte lamang o magiging daan lamang ang mga nilalagay mo sa katawan mo at sinasabit mo sa katawan mo kung ano mga binibili mong pampaswerte o pampalucky charm, mga protection, para maging gabay mo. Sana guys may natutunan kayo at sana po magawa ng tama, o kung meron man kayong mabibili ng gento, maraming nabibili nito, pero make sure na kung makabili man kayo ng gento, kailangan yung talagang totoo at yung talagang alam nyo kung paano nyo gagamitin ng maayos ito at kung paano nyo ito magagawa, magagawang ingatan na hindi ito basta-basta na ilalagay kung saan-saan lang. Sana po ay may natutunan po uli kayo guys sa video na to. At kung kayo po ay hindi pa nakakasubscribe sa akin, ako nga po pala si Captain Alfred III na nagsasabi sa inyo na lahat tayo ay pwedeng maging captain, ngunit nag-iisa lang po ang captain natin. Have a good day everyone. God bless you. At sana po kung naibigan nyo at nagustuhan nyo ang video na to, please like, share, and comment na din kayo sa mga gusto nyo ipagawa sa akin, kung mga kaya natin gawin na naayon sa pungsoy, kung ano man mga bagay na yan na pampaswerte, mga hindi dapat ilagay sa bahay, kung ano-ano man, i-comment nyo lang po. At baka malay nyo isang araw magawa natin yan. And guys, please do support and spread love. Have a good day.